Kaswabe, magandang araw sa inyong lahat. First of all, nais ko munang pasalamatan ang RDY dito sa AutoCamp and you have to visit here dahil pare-parehas naman tayo ng appetite, mga supercars ang mga hilera rito, Kaswabe. For more information nga pala, nasa pin comment below. What we have here is the chief competitor of the Prancing Horse. Alam naman natin na this Lamborghini is an icon. Kung sisimulan natin ang pinaka-history niyan, nandyan si Enzo Ferrari. Then dumating nga pala si Ferruccio Lamborghini na namili ng isang Ferrari 250 GT. Nagkaroon ng konting problema, dinala niya ulit ang sasakyan niya sa mismong Ferrari at sabing ganun, "What do you know about supercars? Hindi mo kaya itong i-handle dahil isa ka lang tractor driver." Nagsimula lahat ang history between Lamborghini and Ferrari. Ginather ni Ferruccio Lamborghini ang kanyang mga tauhan paunti-unti, sabi nilang ganun, mas gagawa tayo ng refined supercar. Ito yung affordable version ng isang Huracan na LP610-4. Meaning to say, it's a rear-wheel drive. Detune ang kanyang makina into 572 horsepower. Pwede mo rin siyang i-compete sa isang GTR Nismo, sa mga 911 Turbo. Nandiyan rin yung Jaguar F-Type na SVR, yung Honda NSX. Pagdating sa Ferrari, ano ang katapat ito? It's the 488 GTB. Ngayon, ang presyo nito, pag gusto mong malaman, nandyan nga pala sa description below. Ang alamin lang natin ay design and details. Pero kung nakikita mo yung amount ng space dito sa baba, medyo mahirap muna. So as you can see, very nice yung indentation niya sa harap dahil this one is the benchmark of supercars, Kaswabe. And we have this frunk. Ibig sabihin, front na trunk. You have a decent space naman, pero if you will see, yung detalye niya, ang ganda eh. Oh. Pwede naman nilang gawing diretso rito, pero may kurba talaga. Lamborghini na Raging Bull icon. Mananatili yan forever dyan. At mismo, lagi nilang katapat ang isang prancing horse. You have the lower middle intake. Medyo mababa talaga yung amount ng space. Oh. Sobrang baba na. Oh, para saan yan? Para mas maging planted yung ating supercar na Huracan, kailangan dumapa rito sa harap. Downforce, kailangan itulak doon. Dito naman sa front apron niya, meron kang air slasher. Intakes for the intercoolers. This one is the fourth. Yung una is yung Aventador SV, Huracan Performante, then we have the Gallardo. At lahat yon na i-drive natin, i-check mo na lang. Park lights na pa-W. Pero why talaga yan? Wheels and tires, it's very nice. 5-spoke, tapos triangular yung mga insert niya. Slotted rotor disc. They are using P0 rubbers. 245-30 ZR20. This one indicates super fast capability. The side mirror, Kaswabe, it is very sharp. Pag Ferrari, no, parang yun yung superhero, yun yung Autobots. Pagdating ng Lamborghini, ayan yung mga Decepticons. Very angular, tama? Ang tutulis ng itsura. Continuation ng indentation mo sa harap, parito sa hood. Bilog yung gas cap natin, pero dun sa Aventador SV dati, hexagon ang shape. Meron kang compartment para air intake, papunta doon sa rear mid-engine. Then here, meron ka. It's functional, all white. Tapos, what's cool about this, pag papasok ka sa isang Lamborghini, dito mo ipapress, tapos hatakin mong gano'n. Okay? So, mamaya na natin papasukin yan. Ang nangyari dun, 245, pero dito Kaswabe, it's 305. Mas makapal. Thicker. Here we are sa rear end ng ating Lambo Huracan. Pero bago ang lahat, this is the key fob. Alam mo kakaiba rito, yung image icon, usually sa iba, nandito nakalagay sa harap, sa likod, pero ang Lamborghini nasa middle part. Yan ang nagpaganda dyan. Sweet taste. Pag inopen mo nga pala ito, open, you will see yung door handle magpa-pop out. Pag kinlose, makikita mo talaga na yung unique platform ng mga Lamborghini, halos they are very sharp looking and very aggressive. Iba-iba lang yung style, pero para sa akin, mas nagugustuhan ko yung Huracan kaysa sa Aventador na rear end. Ang special feature dito, Kaswabe, bukod sa napakaraming
platform or leveling ng likod. May mga hexagon ka na grills. Take note, hindi sila pantay-pantay. Some of them, medyo nakaangat, nakapailalim. Lamborghini script, third brake light. Here, nandyan yung turn signal. You have a camera dito sa gitna. Of course, RDY, mga supercars dito. Quad exhaust, two on both sides. Two. Pag inangat natin yan, okay, ang sexy, di ba? Yet, napakatapang. You will see the shape hexagon. Yung rear louver. Then, you have hydraulic hood struts. Tapos, nandun, meron tayong brace. This one is a mid-engine. Parehas sila ng isang Audi R8 Type 4S. Kasi they are related cousin. Alam mo na, under Volkswagen. You have this 5.2-liter V10 naturally aspirated engine that gives 572 horsepower and 545 newton-meter of torque. Ang 0 to 100 niya kaswabe ay 3.4 seconds. Wherein, ang Huracan talaga, it started noong 2014 up until 2019 or 2020. Pero ito, yung affordable version, mas mura kaysa doon sa LP610-4, mas mababa yung power niya. 7-speed dual clutch transmission. Kasi yung Aventador na dinrive natin dati, yung SV, medyo natatakot ako. Sobrang kaldag niya. It's a single clutch. Nandun yung raw feeling. Pero kinabahan lang talaga ako. Nga pala, ang high performance version ng isang Huracan is yung Performante. Ang latest version ng isang Huracan, na which is kinopia niya yung power ng Performante para sa isang base ng Huracan ay yung Evo. Yung Evo, next time sana makuha tayo niyan. And baka mamaya may magpa-review naman ng kaswabe natin. I-feature lang natin sa sasakyan para mas ma-influence natin ang mga tao na kesa masama yung gawin nila, mag-supercar na lang sila. Diba? Mag-ipon na lang sila para sa supercar. Ang quarter mile nito kaswabe, nasa 10.1 seconds. Gusto kong iparinig sa'yo, ano nga ba ang ultimate eargasm? Because this one blows very loud air. Spencer. Ay, nakakabit natin. Okay, so simulan natin. Check natin. Kaswabe, welcome sa interior ng ating Huracan LP580-2. Alam mo, malalaman mo na talagang milyon-milyon ang presyo ng isang car. Dahil supercar ito, pag isinara mo yung mga pinto. Grabe, napakapulido ng sensation pag sinasara. It's very comfortable dito na klase ng Lamborghini. Talaga pag Huracan, mas komportable. Ewan ko ba pagdating sa Aventador. Pero yun naman talaga ang nature ng supercar. Yung talagang kailangan mahirap i-drive ang supercar kasi kailangan exotic yung feeling. Mas level above. Hindi pwede itong first car talaga. Napakaraming hexagon dito. Hindi ko lahat isa-isahin, pero signature touch ng isang Lamborghini. Like your vents mo, hexagon. Yung grill sa vent, hexagon. You have dashboard. Dito sa baba ng dashboard, near glow box, you have hexagon. Tapos yung start and stop, parang ala jet plane inspired, which is totoo naman ang Aventador, what they call the Raptor. At chuchu, nilagay ko sa review yon. Reverse mechanism para hindi ka mabigla. Ganito yung pagkakastyle niya, medyo mas mahirap yung processing hexagon. Yung park lights, yung mga switches, puro hexagon. Door opener natin na handle, medyo may pagka-hexagon lang rin siya. Switch dito sa window, hexagon. The drive modes, hexagon, Strada, Sport, Corsa. Yung steering wheel, solid. Pag magle-left ka, magra-right, parang motor lang, left, right, o tapos i-push mo, mag-vanish. Then, etong mga up and down, hindi ko pa masyadong na-explore ito. It's all about sa digital cluster
yung mga infos, supercar looking talaga. Siyempre, supercar nga. Nakita mo tong monitor natin? Check mo, ipan lang natin, ha? Italian language. You see those trigger ng mga switch? May lifter tayo, ESC off para bugbugan talaga yung hazard, park assist, auto engine, start and stop. Ito yung right door locking, left door locking. Pag mag-change tayo lahat, magbabago sa screen. Temperature, lagay natin sa pinakamalamig, 16 degree. Tapos ito yung vents, yung position niya. Oh, ang ganda, di ba? Pero medyo complicated nga lang na touch. Yung blower, pwede natin i-5 lang. Scroll dial para sa digital cluster, radio, media, menu, back, info. Mapupunta ka dito sa digital cluster. And ito ang pinaka-love na love ko sa lahat ng mga style ng supercar. Napapaginipan ko ito, okay? Meron kang space. You have a cellphone housing. Ang liit. You have a oh my God, this is the tiniest vanity mirror with no vanity lights. Kasi ang lights natin nandito, it's LED. Pabaliktad pala. Hindi siya ganun ka hardcore na datingan ng seats. Parang pang mga sports car pa rin siya, pang mga GTR yung comfort niya. Yung bolsters, ang ganda, masikip. Yung iba kasi maluwag. It's Alcantara. Ooh. Yung pocket ng seats, ang ganda. Tapos, of course, you have the Huracan metal seal. Wow. Aluminum pedal, aluminum brakes, aluminum dead pedal. What else can I say? I want to, take this home for a ride. Pero, hindi muna natin kakayanin. Sana, pag may mga kaswabe tayong naka-Lamborghini, baka pwede natin ma-feature, lalong-lalo na ang hinahanap natin is yung mga SVJ, Lamborghini Urus. Pero check nyo na lang rin yung mga kakompetensya nito tsaka yung mga Lamborghini na review natin kasi lahat doon kompleto, may mga test drive talaga. So maraming salamat RDY. Yung price, hindi ko pa masasabi dito. Kontakin nyo na lang kung sino. Kung ito ang mga hinahanap mo sa mga reviews, mga Lamborghini and Ferrari, Rolls-Royce, please subscribe and hit that notification bell para matulungan mo kami, mas maraming subscribers, mas marami tayong supercar na madadala dito sa ating channel. God bless, more power and more performance.